Tayo ng mask para walang deposit na kung ano man. Okay, haro natin yung ating ano, lahat ng dry ingredients. Powdered milk, yeast, haro lang natin. Lagyan natin ang butas sa gitna. Lagayin natin yung asukal at saka asin, pinagsama ko lang dito. Tapos ang ating tubig. Tuturo ko lang sa inyo kung paano gumawa. Wala pa akong ibibigay na recipe sa ngayon. Ganito yung proseso lang ng ginagawa. Tubig. Tapos lagyan natin ng konting vanilla, mga 1 teaspoon lang. Kasi malakas naman ang amoy nito. Okay, 1 teaspoon. Manumanuin lang muna natin. Kung makita ko lang sa inyo kung paano magmasa ng manumano. Mga recipe naman sa YouTube ng mga ano, pero iba yung mga proseso nila. Itong gagamitin ko proseso ay no type dough method. Correct ko lang pala, straight dough method pala. Pag medyo matigas yung inyong masa, dagdagan nyo na lang konting tubig. Lagay ko yung oil, mantika, vegetable oil. Tapos natin ang harina para hindi kumakot sa ating kamay. Sa maging elastic niya yung dough. Pero pag manumano
kung paano kumasahin ng mano-mano. Ganyan lang siya. Dahil nakita nyo na kung paano minamasa ng mano-mano, ililipat ko siya ngayon sa mixer kasi may mixer naman tayo eh. Saglit naman. Mabubas lang ako. Yan guys, pwede na yan siya. Mga 10 to 15 minutes na mix niyan. Medyo naging elastic na yung dough. Pwede na natin siyang tanggalin at saka pahingahin muna.
Pero ano? Ha? Pero ano? Wala pa ng patent. Wala pa ng patent. Hindi, ano? Lagay mo sa utang. Bawas pa. Bawas. Muna natin ng mga 15 minutes. Pagpahingay mo natin ng 10 minutes.
sets lang natin kada minuto para hindi mabigla yung gold di mabukas. Pagpahingahin natin ulit. Doon nga ka masagin nagawa ko pero binag-order ng dalawa mamaya kaya pagkatapos nito gagawin natin yung dalawa, lagyan natin ng tapis. Pero tindahan kita ito mga kamasa 13. Pero yung ating pizza plate ay nasa 15 kaya hindi ito makuna. Thank you.
guys, mag-aantay tayo ulit ng 15 minutes. At saka pwede na natin isa lang na preheat na natin ang ating oven. Kung napapansin niya mga kamasa, maluwag sa kanyang ano, pipe sa pizza plate. Dahil 13 diameter lang itong sukat ng dough natin. Tapos yung ating ulmahan ay nasa 15 diameter, 15 inches. Dahil 15 minutes na nakalipas, salang na natin yung unang apat. Sunod-sunod rin na natin. I-break na natin itong dough mga kamasa. Ten minutes, okay na yan. Pagkita natin ulit. Okay, 10 minutes na mga kamasa. Tanggalin na natin yung unang salang natin.
Pagkatapos natin lutuin itong mga kamasa, palamigin na natin, tapos ilagay natin sa freezer, tsaka kung kailan natin gagamitin, tsaka lang natin ilabas. Kaya mag-stack lang tayo ng doon sa freezer para pag may mag-order ng biglaan, meron tayo kaagad magagawa. Ikunin ko na yung pangalawang salang natin, mga kamasa. Okay, mga kamasa, tapos na natin lutuin ang ating pizza dough. Antayin na lang natin itong lumamig at saka ilagay muna natin sa freezer para mananatiling fresh ang ating pizza dough. Okay, hanggang dito na lang, mga kamasa. Pag nagustuhan niyo itong aking video, please like and share. Tapos subscribe na rin kayo sa aking channel, JikJik1221 Cantero. Okay, hanggang dito na lang. God bless.